So hello mga kabayan, so welcome back to my YouTube channel. So meron naman po akong na-search base sa mga rules and regulation ng mga airlines. Yung mga bagay po na pwede dalhin sa hand carry at sa check-in baggage mga kabayan. So meron po tayo ditong 10 mga bagay na pwedeng dalhin o pwedeng ilagay sa check-in or sa hand carry dito. So meron tayo ditong 10 mga bagay na pwedeng ilagay sa hand carry or sa check-in baggage. So magsimula na tayo mga kabayan. So ang isa nga dito ay ang power bank. So mga kabayan, sa totoo lang ay hindi pinapayagan ang mga airline ang mga power bank sa check-in luggage para sa layunin ng kaligtasan. Ang mga power bank ay mahalagang baterya na gumagamit ng mga lithium cell na pwede po mag-cause ng sunog. So ang bateryang lithium ay may posibilidad na masunog. Sa mga tuwid ay pinagbabawal para sa transportasyon ng kargamento bilang bahagi ng mga regulasyon sa transportasyon ng hangin. Kaya ito ay pinahintulutan, ito ay ilagay sa carry-on o tinatawag na hand carry. At may limitado na 2,700 mAh capacity mga kabayan. So, pwede po kayo magdala ng power bank basta po sa hand carry. So, bawal po ito sa luggage kasi dangerous po yung items na to. So, mayroon siyang lithium ion battery. So, okay po mga kabayan. So, number 2 po na bagay ay ang mga tools. Yung mga tools po na mga pang yung mga pang construction tools po tulad ng mga screwdriver, mga hand drill. So ito po ang rules ng airline. So ang mga tools na mga 7 pulgada o mas maikli sinusukat mula sa dulo hanggang dulo kapag pinagsama-sama ay maaaring payagan sa hand carry na bagahe. So pwede po ito i-hand carry. Basta pwede, huwag po malalambas sa 7 pulgada. So ang mga power tools na lahat ng tools na mahaba sa 7 pulgada, sinusukat mula sa dulo hanggang sa dulo, kapag pinagsama-sama ay pinagbabawal sa carry-on na bagahe. Ang mga items nito ay dapat naka-impake sa iyong mga check-in baggage. So okay po mga kabayan. So paglampas na po ng 7 pulgada ay hindi na po natin pwedeng dalhin ang power tools sa hand carry. So pwede po natin itong ilagay sa check-in baggage. Okay po. So yung mga pangatlong bagay na pwede po dalhin natin mga kabayan ay ang rice cooker. So ginawa ko po ang video ito dahil marami pong comment na nagtatanong kung pwede po dalhin ang rice cooker. So ang rice cooker po ay pwede ba magdala ng rice cooker sa iyong eroplano? Ang sagot ay oo. Alinman bilang isang carry-on items o sa iyong naka-check-in baggage, alinman ang mas nababagay sa iyo kung saan ka komportable. So, pwede po itong rice cooker mga kabayan sa hand carry man or sa check-in baggage. So, pwede mo po ito ilagay. So, pwede po kung saan po kayo komportable ilalagay. So, pwede yan i-hand carry or check-in baggage. So, bakit ka magugulat na hindi naman ipagbabawal ang bagay? Maliban kung nakasaksak ang isang rice cooker, yun ang bawal po. So, hindi naman siguro ikaw magsasayang habang nasa aeroplano, di ba? So, hindi naman po dangerous ang rice cooker. Kaya pwede po natin dalhin sa hand carry man or check-in baggage. So, both po ay pwede po natin ilagay ang rice cooker. So, pwede po. So, number 3 po na pwede po natin dalhin ay ang mga gadget. Yung mga personal gadget po natin mga kabayan. So, karamihan sa mga personal electronic device na consumer, naglalaman ng mga baterya ay pinapayagan sa carry-on o tinatawag na hand carry. So, kabilang ngunit limitado ang mga cellphone, smartphone, data logger, PDA electronic games, tablet, laptop, computer, camera, encoder, relay, calculator at iba pa are allowed to put hand carry. So pwede po ito sa
carry on, sa hand carry po, mga kabayan. Basta po naglalaman ng mga battery po. So, mga lahat po ng mga budget. Saka mga kabayan, yung mga gadget po ay may limit po natin dadalhin sa hand carry. So, kailangan po ay 15 items lang po ang pwedeng dalhin sa hand carry, mga kabayan. Okay po. So, number 4 po ng mga tanong ng mga kabayan ay yung bird trimmer. So, yung pang-ahit po. Yung ano po ito, bird trimmer cord. So, may cord po ito. So, ang bulbous trimmer na naka-cord o cordless ay parehong pinapayagan sa carry-on at check-in baggage. So, pwede pala ito, both. Pwede nyo po ito lagay sa check-in baggage or sa carry-on. Dahil ang baterya ay nasa loob ng isang bird trimmer ay medyo maliit. Walang dahilan para mag-alala ka tungkol dito. So, both allowed po, kabayan. So, pwede po natin itong ilagay sa hand carry man o check-in baggage, ang bird trimmer. Okay po. So, yung panglima po nating katanungan ng mga kabayan ay kung pwede po tayo magdala ng Bluetooth speaker. So, karamihan naman sa airline ay nagpapahintulot sa mga pasahero na magdala ng portable electronic device tulad ng Bluetooth speaker, tulad ng JBL Charge 2. So, medyo malaki ito sa kanilang check-in ng bagahe hanggat ito naglalaman ng anumang lithium ion na baterya o iba pang panganib na materyale. So, pwede ito sa check-in baggage ayon sa TSA regulation. So, pwede po ito sa check-in baggage, mga kabayan. So, number 6 po ay massager gun. Ito po yung mga pangmasad. So, nag-comment din po ito mga kabayan natin kung pwede po ito dalhin. Kaya po, search ko po ito sa International Airlines Rules. So, kung nag-alala ka tungkol sa pagkuha ng isang massager gun o sa pamagitan ng airline rolls, so, siguraduhin ipak ito sa iyong carry-on na bagahe. So, pwede po ito sa hand carry. Dahil ang iyong deep tissue massad gun sa iyong check-in luggage ay maaaring hindi ito maapurbahan ng officer sa TSA. Ang dahilan ay ang karamihan na sa mga aparato ng massager ay naglalaman ng lithium battery ion. So, mga ganitong battery po ay bawal ito. Kaya so, pwede po ito sa hand carry. Dahil pwede po itong mag-cause ng sunog. Kaya hand carry po ito, mga kabayan. So, massager gun, pagmasad po. So, yung pang-8 po natin, mga kabayan, ay ang electric pan. So, mayroon po si kabayan ng comment, kaya picture ko po ito. Kung allowed pa itong electric pan sa aeroplano, kung pwede po dalhin sa Pilipinas. So, pwede po ito, mga kabayan, sa check-in baggage. So, hindi po ito pwede sa hand carry. Ito ay maaaring ikonsulta muna sa check-in area. But in check-in baggage are allowed po. So, pwede po ito sa check-in baggage ilagay ang electric pan. So, kung i-hand carry mo po ito, ay kailangan nyo pong magkonsulta doon sa check-in area. So, okay po kabayan, based on my search on the international flight airline, ay pwede po ito sa check-in baggage. Allowed po itong electric fan. So, pang-8 po mga kabayan na comment ng mga kabayan ko sa akin ay ang hair straightener. Yung ano po, yung buhok, yung ano po ito, pang-straight ng buhok. Kung pwede po ba magdala sa Pilipinas? Kung saan po ba pwedeng ilagay? So, hindi ito pinaghihigpitan ng Security Administration ang mga naka-cord or naka-plug-in na hair straightener na nangangahulugang malayang pinapayagan ang mga ito sa hand carry at sa check-in baggage. So, pwede po ito sa check-in baggage or hand carry, mga kabayan, yung hair straightener. So, okay po, pwede po ito ilagay both. So, ang bawat pasahero ay maaaring magdala ng maraming cord, flat iron hanggat gusto nila dahil hindi naman ito delikado. So, kabayan, pwede po ito i-hand carry man or check-in baggage. So, both po.
pwede po ito sa hand carry or check-in baggage po ilagay. Okay po mga kabayan? So, yung pangsampo natin na pwede po dalhin sa Pilipinas ay marami pong nagtatanong ng mga kabayan natin na kung pwede po tayo magdala ng TV. So, pwede po tayo magdala ng TV mga kabayan. So, ang mga television ay tatanggapin sa mga flight bilang isang naka-check-in baggage. So, pwede po ito sa check-in baggage. So, hanggat na natitili ito sa kanilang factory seal na kahon. So, kailangan ay nakakarton pa siya, hindi pa siya nabuksan. At ang mga ito ay nasa loob ng sukat, bigat, at kinakailangang walang karagdagang bayad sa bag. Pag ganyan po, ay wala pong bayad. So, ngunit ang television ay mabibilang bilang isang check-in na baggage. So, maaring malapat ang bayarin sa sobrang laki at sobrang timbang ng television. So, may bayad po ang TV pag sobrang laki na po at sobrang bigat. So, 43 inches lang ang limit ng TV na libre, mga kabayan. So, 43 inches. So, consider po na wala po kayong babayaran sa check-in baggage. Pero, bilang na po yan sa baggage ng iyong, kung ilan po yung timbang, kasali po yan. So, pag 43 inches po yung TV na dadalhin nyo, ay libre po yan sa check-in baggage. So, wala po kayong babayaran. So, pag lumampas po kayo dyan, halimbawa 50 inches yung TV na dadalhin nyo, pwede po kayong magbayad dyan. Pero, hindi naman po kalakihan. So, may charge po ng konti. So, pwede po ito sa check-in baggage mga kabayan, yung TV. So, bawal po ito i-hand carry yung TV. Unless po kung siguro kung 32 inches, so pwede po ito i-hand carry at ilagay sa cabin baggage. So, okay po kabayan. So, hanggang dito na lang po ang aking vlog. So, kung mayroon po kayong mga bagay na dadalhin na nag-aalangan po kayo, so i-comment nyo na lang po dyan sa comment section para ma-search ko at mabigyan po natin ng sagot tungkol dito sa mga bagay na pwedeng dalhin po sa Pilipinas. Kung saan po pwede ilagay sa check-in baggage man or hand carry. So hanggang dito na lang mga kabayan.